Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kalapatids. So muli, ito na naman ang inyong lingkod, si Kalapatids, na patuloy pa rin nagbabahagi sa inyo ng mahalagang topics, pag-aaral, at puro-puro regarding sa ating mga alaga, kalapatids. So, ngunit bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating Panginoon na gabayan tayo sa ating magiging paksa ngayon. So, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, maaari ka na mag-like, subscribe, and share para lagi kang updated sa aking mga ipalalabas na upcoming videos. So, bago po simulan ang aking topics, mga kalapatids, may ilang mensahe po muna akong sasabihin. So, ito po ay bad news at isa po ay good news. So, unahin po muna natin, mga kalapatids, ang bad news. So, ayan, mga kalapatids, ang bad news po ay ang dalawa po sa aking mga kasama dito, kaibigan at naging katrabaho, ay pumanaw na po dito po sa bansang aking pinaglilingkuran. So, ayan, mga kalapatids, hindi ko po inaasahan ang mga pangyayaring iyon na ganun po kadating silang kukuhanin ng ating Panginoon. So, ayan, mga kalapatids. So, ang inyong pong lingkod na si Kalapatids Pigeon Love ay nagluluksa dahil po sa pagkasawi ng aking dalawang kilala, kasama at katrabaho, kaibigan. So, ayan, mga kalapatids. So, condolences po sa kanilang mga pamilya. So, ayan, ako po ay nalulungkot dahil po sa kanilang pagpanaw. So, anyway, alam ko naman po na nasa mabuti na silang kamay at nasa piling na po ng ating Panginoon. At alam ko naman po na sila po ay masaya na sa piling ng ating Panginoon. So, anyway, you know, ayan, inuulit ko po, my sincere condolences po sa kanilang pamilya. So, ito naman po ang ating good news, ano, mga kalapatids. Ang ating pong good news ay eto, wala pong sidlan ang aking katuwaan at galak, mga kalapatids. Masaya po ang iyong lingkod na si Kalapatids Pigeon Love dahil na-reach ko na po ang 1,000 subscribers. So, at ako po, ilubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusuporta sa akin. So, maraming salamat po. At bilang sukli po sa inyong mga suporta kay Kalapatids Pigeon Love, ay ako po ay magpapa-raffle. Bukas na po yan, mga kalapatids. Anyway, matagal niyo na po ang alam na ako po ay magpapa-raffle at akin naman po itong ipinopost sa Facebook. So yan, kakunti nga lang po ang sumali sa aking pa-raffle. So yan. So anyway, gayunpaman, I encourage everyone na maging matyaga kayo sa inyong mga channels, ano? Alagaan ninyo ang inyong mga subscriber at ang mga viewers na nanonood sa inyo. So, minsan po, mga kalapatids, ay napanghihinaan na ako ng lakas ng loob. Pero ang iniisip ko na lang po ay ang mga newbie at ang mga beginners na nais magkaroon ng sapat na impormasyon para makatulong sa kanilang napiling hobby. So, kaya mga kalapatids, ano, nandiyan naman po ang mga pigeon vlogger na atin pong makakasama sa araw-araw. Tuloy-tuloy po silang nagbibigay ng mga pagbabahagi para po sa mga newbie at sa mga beginners. Nang sa gayon ay lumago pa po at huwag panghinaan ng loob ang ating mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa larangan ng racing pigeon industry. So, yun lamang po mga kalapatids. Kailangan po natin ng suportahan sa isa't isa at ipakisuportahan po ang mga kalapatids natin ito na nagbabahagi po sa ating sangkarangan. So, ayan, mga kalapatids. Ngayon po, ibabalik na po tayo sa ating topics, ano? Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kalapatids, ay regarding po sa newbie na nagtanong sa akin tungkol sa paglalagay ng tape sa nilalagay natin sa pakpak ng ating mga alagang kalapati, ano, ng ating mga racing pigeons. Ito po, mga kalapatids, ay opinion ko lamang. Maaaring sasabihin ninyo na tama at maaaring ninyo sasabihin
mali ang aking mga sinasabi. Kaya comment down lamang po kayo sa any concern na inyong nais iparating. So ayan, kay Kalapatids Video Loop, dito lamang po sa comment section. So ayan. So ang paglalagay po ng tape sa ating mga kalapati, mga kalapatids, doon po sa kanilang pakpak ay hindi po advisable para sa kanila. So ayan mga kalapatids, bakit ko po nasabi na hindi po advisable? So ayan mga kalapatids, ako man po noong early younger years, no, younger stage ko po, ay naglalagay ng tape sa kanilang pakpak, which is wrong. What? Para gawin natin yun sa kanila. So marami pa rin po sa generation natin ngayon na gumagamit pa rin po ng tape para sa kanilang mga pakpak. So ayan, para hindi po makalipad. So ang iniisip ko lang mga kalapatids, yung malagyan sila ng tape, yung kanilang mga pakpak, nung ako po ay nagsisimula pa lamang sa aking pag-aalaga ng kalapati, ano, na sinasabi ko na nga po na which is wrong para po sa akin yon mga kalapatids, para lamang po sa aking opinion yon, ano. What? Pero once na may bago tayong ibon, mga kalapatids, syempre, hindi pa batcher sa inyo yan. Binili nyo kung saan-saan, sa may-ari, sa inyong kapitbahay, sa pet shop. So, kung saan pa man yan, mga kalapatids, na binili natin ang ating mga pang-foundation bird. So, mga kalapatids, ano, maaari nyo namang ilagay sa safe na breeder cages o flyer loop ang inyong mga pang-foundation bird. So, ayan mga kalapatids, any comments po? So, ayan sa aking mga binabanggit, sa aking mga sinasabi, write down below lamang po sa aking comment section. So, ayan. So, dati mga kalapatids, hindi ko iniisip ang kanilang nararamdaman kapag nilalagyan ko ng tape ang kanilang pakpak. Kung nasasaktan ba sila o ano. Basta, ang mahalaga ay hindi sila nakalilipad ng malayo. So, ayan. So, ngayon mga kalapatids, napagtanto ko at naisip ko na may buhay din ang mga ito. Kagaya natin, ano, ng mga owner, mga may-ari, ng mga mga alaga nating warriors. So ayan mga kalapatids, so nasasaktan din sila, nai-stress, at higit sa lahat natotrauma din sila. So ayan. Oh no. So kaya kung mapapansin at maobserbahan ninyo mga kalapatids, ano, minsan di nyo kinukuha, nanginginig na sila. So ayan, that means takot sila sa tao at napakailam ng mga ito. So ayan mga kalapatids, kaya nasa sa inyo kung susundin nyo ang aking advice. So yan po ay sa akin lamang. Ayaw ko po kasi mga kalapatids na nasasaktan ang aking mga alaga. So ayan mga kalapatids, so tatandaan po natin, mas maigi po na atin po silang ikulong sa mga breeder cages. Lagyan po natin ng padlock. May nabibili naman po ng mga double cages o kaya mga single cages, at bumili na lamang po tayo ng padlock na ginaga na akin pong ginagamit sa amin mga kalapatids, ano. Nilalagyan ko po ng padlock ang aking mga breeder cages para safe po sila. So ayan mga kalapatids. So, anyway mga kalapatids, ano, ito na, dumako na po tayo sa changes sa ating parapol. So, ayan, may malaking ng pagbabago mga kalapatids. So, ito nga po, napag-alaman po kasi ng akin ay bahay na sarado ang mga padalahang katulad po ng LBC branches sa lugar namin. So, baka po hindi ko maipadala ang mga patuka na magiging prizes ng mananalo. So, napag-desisyon na po na cash na lang ang prizes na ibibigay ko para sa mga winners. Para at least, kayo na ang bahala kung ano ang gagawin ninyo doon sa cash prize na inyong mapapanalunan. So, ayan mga kapatids. So, sa mga hindi naman po papala rin na manalo, ano, may mga susunod pa naman po na papremyo. Ito si kalapatids, Pigeon Lock. So, ayan mga kapatids. So, stay tuned lamang po kayo sa aking channel for any updates.
regarding po sa mga parapol na ating gagawin. So yan mga kapatids. So ang magiging papremyo po natin, no, mga kapatids, i-declare po na po. So ito po ang magiging prize. So ang magiging first prize po mga kapatids, ano, ay 2,000 pesos. So ayan mga kapatids. Ang second prize naman po ay 1,000 pesos. Ang third prize ay 500 pesos. Ayan mga kapatids. So ang raffle draw po natin ng mga kapatids, ano, ay doon po sa aking YouTube live na tinesting ko po kanina, ano, kanina lamang po. So kung nyo makapansin ito, ito pa rin po sa gamit. So yan po ngayon ang ating mga prizes, ano, sa mga winners na mananalo. Pa-PM na lamang po ng inyong address kung saan ipadadala at full name and telephone number. So yan mga kapatids, at ito na po ang ating mga pa-shoutout. So shoutout po kay Mr. Seidel Lok and Taekwondo. Shoutout po kay Tres Marias Lok TV. Shoutout po kay King of Gambling. Shoutout po kay Global Racing Belo. Shoutout po kay Jason Lok. Shoutout po kay Ben Beta. Shoutout po kay JC Lok TV. Shoutout po kay Mark Kabungkal Vlogs. Shoutout po kay Bisoy's Ball. Shoutout po kay Christine Adex Vlog. Shoutout po kay Janice Montefalco. At shoutout po kay Picolano Ako Vlogs. So yan po ang ating mga pa-shoutout po ngayon mga kapatids, ano. At pakisubscribe na po ng kanilang mga YouTube channel. So anyway mga kapatids, hanggang dito na lamang po. At see you tomorrow. So ayan mga kapatids, makita-kita po ulit tayo bukas sa aking YouTube channel, ano? Maglalive po tayo bukas mga kapatids para po sa ating mga parapon. So ayan mga kapatids, hanggang dito na lang po. Ang lumipot sa kapatids video. Muli po mga kapatids, God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo at huwag po natin kalilimutan ang ating may kapal, ang ating Panginoon na siyang tumutulong at gumagabay sa atin sa araw-araw. So mga kapatids, happy flying po. Hanggang dito na lamang. Ito po ang unicode si Kalapatids. Pigeon Love! Bye-bye po mga kapatids. Ingat!